Samantala, gumuhuna ang riprap sa bahagi ng Marcos Highway sa Baguio City kasunod ng malakas na ulan at hangin sa lungsod. At ilang residente na rin ang inilikas dahil sa abot bubong na baha. Mula sa Baguio City, may ulat on the spot si Katrina Son. Katrina? Cedric, hanggang sa mga oras nga na ito ay binabayo pa rin ang napakalakas na hangin at ulan ang lungsod ng Baguio. Mag-aalas 6 nga ng umaga nang maramdaman ang napakalakas na bagsik ng Bagyong Lando dito sa lungsod ng Baguio. Napakalakas ng hangin na sinabayan pa ng napakalakas ding ulan. Sa lakas ng hangin, tila tinataboy nito ang fog sa Baguio City. Bumabaliktad pa ang mga payong ng mga taong naglalakad. May mga riprap din na bumigay sa may bahagi ng Marcos Highway. May mga bubugan din na bahay na nilipad ng napakalakas na hangin. Isang bahay naman ang natabunan sa may barangay Santo Tomas, kaya agad nilikas ang pamilyang nakatira doon. Sa City Camp Lagoon naman, lampas tao naman ang baha, kaya abot bubong na rin ang tubig, kaya mabilis na inilikas ang mga residente doon. Naghakot din sila ng mga gamit na naabutan nga ng GMA News. Nakunan din ng GMA News ang isang lalaki na di alintana ang hanggang dibdib na baha at lumangoy pabalik ng kanyang bahay upang balikan ng ilang mga gamit. At Cedric, hanggang sa mga oras nga na ito, gaya ng sinabi natin, ano, ay patuloy na bumabayo itong napakalakas na hangin at ulan dito sa Baguio, kaya naman ilan sa mga puno rito ang nagtumbahan na. Kaya ilang bahagi rin ng Baguio ang walang kuryente sa kasalukuyan. Nakaantabay din ang CDRRMO para nga kung sakasakaling magkaroon man ng landslide ay agad daw itong malilinis. Cedric? Katrina, kitang-kita namin dyan sa background mo ngayon. Oh, malakas pa rin yung pagbuos ng ulan tsaka yung paghataw o paghampas ng hangin. Ano? Para dun, ulitin natin yung access dun sa Marcos Highway para dun sa mga kababayan natin na nag-iisip umakit ang Baguio, pero mukhang sa mga sandalito, hindi magandang desisyon yan. Yung access doon sa Marcos Highway, kamusta ngayon sa mga sandalito, Katrina? Cedric, sa pagkakasabi sa atin, ano, yung access sa Marcos Highway ay okay pa naman daw. Sinira nila ngayon, Cedric, ano, ay iyang Cannon Road kasi yan yung isa sa mga daanan nga na landslide prone. Kung maaalala mo noon, sa Camp 6, dyan yung may namatay na mga tao. Kaya naman yung daanan yun ay agad nang isinara para na rin sa safety ng mga motorists natin. Cedric? Okay, Katrina, mukhang hindi na maganda yung sitwasyon dyan sa area mo. Susubukan namin balikan ka mamaya for mga updates. Sa ngayon ay ingat kayo at ang buong team nyo dyan sa Baguio City. Maraming salamat, Katrina Son.